mag-i-enjoy na lang ako. Sabi ng Panginoon, Hangal, naghirap ka, pero ngayon babawian ka ng buhay. Sinong makikinabang sa pinaghirapan mo? Ang tanong doon, kasi hindi naman sinasabi ni Jesus na masama mag-asam ng kaginhawahan sa buhay. Hindi sinasabi ni Jesus na masama yung kayamanan. Pero kinakailangan alam natin kung ano ang hangganan. Una-una, yung sa gospel last week, akala niya siya rin pati yung boss ng kanyang buhay, master siya. Hindi niya alam, pati yung buhay niya hindi naman kanya. Pag-aari ng Panginoon, hiram lang sa Panginoon. At hindi niya alam kung saan gagamitin yung kayamanan, saan ba dapat gagamitin yung kayamanan, diba? Para sa kabutihan na nakararaming dilang kanya. Kaya dito, yung gospel ngayon, kadugtong noon. Kasi yung pinakaugat ng kasalanan para maging masama yung kayamanan ay yung tinatawag na kasakiman. Sa Greek, pleonexia. Ibig sabihin nun, pleo galing sa plus, surplus, di ba? Pagka kunyari marami na, yung hindi na dapat sa iyo, dapat sa iba na yan. Di ba? Doon nagsisimula yung kasakiman. Kasi yung tao, pagka meron siya, gusto niya mas marami, mas marami, mas marami, di ba? Hindi napupuno yung kanyang pagnanasa. Kaya nga, di ba, sabi natin, sabi ni Buddha, desire is the cause of all evil. Therefore, cease to desire. Sabi naman natin, sino ba si Buddha? Si Buddha enlightened lang. Samantalang Panginoon natin, siya mismo yung Panginoon. Sabi ng Panginoon, dapat tama yung pag-iisip natin, pananaw natin sa kayamanan. Kaya sabi na dito sa gospel ngayon, wag dapat tayong sakim. Kaya, ayun na yung gospel ngayon, kung anumang meron kayo, tingnan nyo, di ba? Kasi, kung meron kayong maitutulong sa dukha, ibigay ninyo. Bakit nyo magiging selfish kayo, di ba? Pagdadamutan yung mga mahirap. Ano bang meron tayo na hindi galing sa Panginoon? Kung ano man meron tayo, galing sa Panginoon. Sa makatawid, kinakailangan alam natin kung paano mamahagi ng kung ano mang meron tayo. Kasi kung namamahagi tayo ang Panginoon, hindi papayagan na maubusan tayo. Kasi tayong ginagamit kasangkapan niya para maramdaman naman iba yung blessing ng Panginoon. So ngayon, sabihin ko, anong meron kayo, ibigay ninyo yung sharing. Sharing ang mahalaga doon, di ba? Kasi pagka nagbibigay ka, ibig sabihin, para ka nang ang Panginoon. Galing sa kanya lahat, di ba? Ikaw yung parang tagapagpalaganap ng kabutihan ng Panginoon. Kaya nga, di ba, huwag natin papalampasin yung pagkakataon na makatulong sa kapwa. Do not stop in doing good. Sabi nga sa Latin, carpe diem. Seize the occasion, no? Sa paggawa ng kabutihan. So, ito yung dapat nating gawin. Huwag tayong hihinto sa paggawa ng kabutihan. Tapos noon, tatlo yung talinhaga parables. Ano-ano yon? Una-una, yung talagang kinakailangan na Kristiyano, dapat una yung pagmamahal natin sa Panginoon. Number one yon, pagmamahal natin sa kapwa, kulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kinakailangan, yung tatlong talinhaga, yung three parables, pwede nating sabihin na bawat isa doon corresponding to a Christian virtue. Number one, kinakailangan yung readiness, promptness, ever ready tayo sa paggawa ng kabutihan. Kung ano man okasyon, kinakailangan ready tayo. Kasi sa talinhaga, di ba, para bang ready ka kailangan. Kung kinakailangan ng Panginoon, kinakailangan ng kapwa, tayo ka agad. Huwag ka na mag-antay ng ibang pagkakataon kasi yung panahon na yun, yung okasyon na yun, hindi na ubabalik. Kahit na bumalik yung pagkakataon na yun, hindi na yun yung date and time. Pinalagpas mo na yung paggawa ng kabutihan. So kinakailangan ready tayo kung ano man ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Hindi tayo hihinga ng Panginoon na isang bagay na hindi natin magagawa. Anyway, galing naman sa kanya, pati yung kakayahan natin, di ba? Silangan, ever ready tayo, prompt tayo sa paggawa ng kabutihan. Second, sabi dito, kung alam nung may-ari ng bahay, kung anong taon, kung anong buwan, kung anong linggo, kung anong araw, kung anong oras darating ang magnanakaw, wala na sana magnanakaw. Kasi nga, mas matalino pa sa ating magnanakaw, pinaplano nila yan, pinag-iisipan nila yan. Kung alam nung may-ari ng bahay, kung anong oras na natin magnanakaw, wala na magnanakaw, wala na silang trabaho. Pero dito, ibig sabihin, watchful, vigilant. Alam natin dapat yung nangyayari. Yung sa paligid natin, alam natin kung ano yung gustong gawin
pagpagawa sa atin ng Panginoon. Kasi the Lord visits us in many different ways. Pwedeng sa tao na nakasalamuhan natin, pwede sa pangyayari, pwedeng sa mga bagay na ginagampanan natin. Pwede rin na ginagamit tayo ng Panginoon para bisitahin yung iba, para maramdaman ng iba yung pagmamahal ng Panginoon. Ang tanong, ready ba tayo na magpagamit sa Panginoon? Yun. Pero sabi doon, yung magnanakaw, kakaiba ha, dapat magnanakaw tayo ng kayamanan ng langit. Ang ibig sabihin yung magnanakaw ka ng kayamanan ng langit, pwede yun. Tandaan nyo yung dalawang magnanakaw sa kaliwat kanan ni Jesus, si Dimas at saka si Estas, yung good thief, di ba? Napunta sa langit. Samantala yung bad thief, ang sabi niya, uy, Jesus, kung talagang ikaw ano, sige nga, palayain mo kami dito. Sabi naman ng good thief, sabi niya, ano ka ba? Kita mong tayo, dapat tayong parusahan. Samantalang ito walang nagawang kasalanan. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na sana pagdating mo sa paradise, isama mo ako. Eh di ba, nanakaw niya yung paradise. Sa isang siglap lang ganun, di ba? Alam niya kung paano magnakaw ng kayamanan na galing sa langit na hindi mananakaw ng kahit na sino. Dapat ganun tayo, di ba? We should grab every opportunity to do good and to avoid evil. Yon. Pangatlo, kinakailangan magaling tayo ng mga ngasiwa. Good managers tayo, no? Ng bahay, etc. So, para pagdating panahon, alam natin yung gagawin natin. Hindi sinasabi ng Panginoon, ibigay mo yung buhay mo. Hindi pa ganun, di ba? Gampanan lang natin yung tungkulin natin bilang Kristiyano. Ayun ang mahalaga. Ibig sabihin, number one, prompt tayo sa paggawa ng mabuti, always ready, vigilant kung ano man yung hinihingin sa atin ng Panginoon para sa kabutihan ng ating sarili at kapwa. At pangatlo, kinakailangan ready tayo na maging handa sa pangangasiwa ng kayamanan na galing sa Panginoon. Kahit na kung anong meron tayo. Tandaan ninyo, yung pagtulong natin hindi lang material. Di ba? Pwedeng cultural, pwedeng intellectual, pwedeng moral, etc. Pwedeng hindi tayo gumastos. Tandaan nyo, yung 7 corporal works of mercy, material yon. Yung 7 spiritual works of mercy, hindi ka gagastos. Pero ayun yung mga indications na pwede nating gawin. Ang summary, simple lang. Sabi ng mga Latin, bonum facendum malum vitandum. This is the key to heaven. Bonum facendum, gawa ka parati ng kabutihan. Huwag ka na mag-iisip pagkagagawa ka ng kabutihan. Gawin mo agad yun. Pero paggawa ng kasamaan, isipin mo 100 times. Hindi mo gagawin yun. Alam mo na masama, di ba? Kasi after 3 times na inisip mo, gawin pa yun. Ibig sabihin, to err is human, to forgive is divine, but to persevere in erring is diabolical. Ayun ang mahalaga, no? So, yun lang ang parang message sa atin, no? So, from now onward, kinakailangan we should seize the occasion. Carpe diem. Seize the occasion and never stop doing good. Diyos Amang makapangyarihan sa